final round na ng tapatan namin ni Mariz sa kusina. Grabe, dahil round 3 na, parang yung mga contenders natin sanay na sa kusina dito. So dahil hindi ako gagamit ng toyo, ang ginagawa ko muna ay binabrown, ibabrown ko muna yung manok para naman may kulay siyang konti, hindi siya mukhang maputla. Kasi gusto natin, di ba, humakain tayo ng adobo na kahit papano medyo brown ng konti ang kulay. At since walang toyo ito, para hindi siya maputla, sinasangkot siya ko muna siya. Parang imamarinate ko na yung manok ko. Parang masyadong hindi siya nakakahiwa. Stress! Oh my God, deadly! Kapag marami masyadong, mapait na siya. Natanggalin ko to. Nasunog. Kamali ako. Nagkamali ako. Dapat hindi ko nilagyan ng bawang. Kasi nasunog yung bawang. Sana hindi siya naging mapait. I was actually very disappointed with myself. Kasi linggo-linggo nagluluto ako ng adobo. So kabisado ko dapat ito. Tapos biglang, masusunugan ng bawang. My favorite ingredient ko yung bawang. Tapos masusunugan ako ng bawang. Ano ba naman, Kara, di ba? Parang hindi ko mapatawad yung sarili ko. Sana hindi mapait. Tapos lagay na natin yung chopped garlic. Continue yung pagsuti for another 15 seconds, more or less. Dagdag tayo ng ground pepper. Medyo hintayin natin na lumabas ng konti yung fat from the chicken. Kailangan kasing maluto yung suka, so pakukuluin ko lang siya ng mga 5 minutes nang hindi ko siya ginagalaw para hindi maistorbo yung suka. Kasi baka magalit. Tapos pumangit yung lasa. So kailangan 5 minutes na kumukulo lang siya. Tapos pagkatapos nun, saka ko nalalagyan ng pampa-alat. At ang gagamitin ko patis para maputi pa rin siya. Pagtaas ng sandok ay nagmamarka na tapos na ang round 3. And of course, para i-judge ang ating mga adobo recipes, tawagin natin si Chef May. Okay, so secret ulit kung sino ang naghanda nitong adobo recipes na nasa harap natin. First off, simulan muna natin with plating. This one, dagdag ng cucumber and tomato. Nag-pop yung brown color ng adobo. Oh. So giving it not a monotonous color but something to make it look appetizing. Nagkaroon lang ako ng chance magluto before kasi pinagluto ko si Rafi. Tapos, so one time yon nasarapan naman siya at manamis na miss din yung ginawa ko. Pero kasi gaya nga ng sinabi ko, hindi talaga exact measurement of of kung na-achieve mo ba talaga yung galing. Kung si Rafi yung tatanungin ko, kasi may pagka-bias siya. Parang everything na ginagawa ko, lagi siya nasasarapan. What about this one? This one looks classic Filipino. Kasi ang ginamit na garnish was the roasted garlic. Or if this was the garlic that was used to cook the adobo. Mm-hmm. So yung lasa ng adobo actually probably kasama din sa lamang. And when you talk about Pinoy garnishes, or when you talk about garnishes in general, ipasok mo dun sa garnish yung basic ingredient ng dish mo. So hindi siya adobo, basta garnish lang. Kailangan may flavor din. Para hindi lang basta tatanggalin. Yes. So nung sinabi niyang, ay Pinoy na Pinoy yung presentation, sabi ko kaagad, ay parang may laban ako.
Very interesting, great insight, pero we are interested in the taste. Let's get right to it, Chef. Let's go. Let's start with this one. Pumasok yung lasa niya, mas more siya on vinegar, which makes the adobo more traditional. Kasi when you talk about adobo, dumating yung mga Spaniards, may adobo na Pinas eh. And they did that to help preserve the dish kasi hindi wala pang refrigeration at the time. Aside from tuyo, yung adobo natin, niluluto natin sa suka. Keeping the dish for longer. I think meron dito sa dish, mas lamang yung suka. Yung tinikman niya, hindi niya sinabing masarap. Sabi lang niya, Pinoy na Pinoy. Napaisip ulit ako, sabi ko. Parang wala na naman akong laban dito. This one naman is darker. Mukhang matamis siya. Because of the pineapple. Siyempre dahil nagdagdag siya ng cucumber and tomato, it would be nice to taste it as well with the tuna. Isasama na rin. Kasi kasama siya dun sa dish. Remember again, when you want to check for flavor, whatever is on the plate should be edible. So this dish, ang flavor profile na lumitaw is sweet. Okay, because of the added pineapple. So again, very difficult to judge adobo kasi Philippines is a regional country na. Ay, kanya-kanya tayong adobo. Actually, hindi nga lang region eh. Magkakapit-bahay. Ibang-ibang adobo. Kahit sa isang household, iba-iba. So, when you judge adobo according to other people's interpretation, mahirap siyang i-categorize. Now, my judging for today will be based on what they think is true to the recipe. Doon na lang ako. Okay. Okay, mga kapuso, pagkatapos ng mga makapigil hiningang eksena at isang napakahirap na desisyon na nagkaiyakan pa po kami ni Chef. Hindi nyo lang po nakita. Grabe yung nag-iyakan. Yes, nag-iyakan kami para po maramdaman nyo ang bigat ng desisyon na ito. Hindi ito taken lightly, no? So, Chef, ano po munang final comments nyo, yung desisyon nating dalawa? Saan siya based? Ang adobo kasi nung panahon bago dumating yung Spaniards, niluluto siya sa palayok. Nililayer siya na parang tuyo. They put banana leaves at the bottom, lalagyan siya ng meat, whatever meat that might be, pork or chicken, asin, paminta, suka, tapos laurel. Tapos baboy ulit, asin, paminta, suka, laurel. Hanggang sa mapuno yung palayok. Ilalagay siya sa apoy, hanggang sa maluto yung adobo sa sarili niyang taba. Kasi magmamantika siya. So, walang toyo at all. And then, para mag-brown, pwede kang 2 oras, 4 na oras, sa oras 6 na oras. Matagal, the longer you cook it in its own fat, the more naglalasa yung adobo. Maghawak kamay muna kayo, contenders. Parang Miss Universe ba to? Seryoso po tayo dito. Pagkatapos ng 3 round, magkakaalaman na kung sino ang mas mahusay sa kusina. For our first ever Pinas Sarap Kusina Battle, the winner is... Dito po, sa adobo to! Duties and responsibilities ng first winner ay gagampanan po natin yung first runner-up. At kung hindi rin po niya magampanan, ako na lang po. Okay? Ayan, dahil naghahanap yung winner natin ng cash prize, we will give you a sash prize. Yes! Ayan po, meron pa! Of course, may crown!
scepter. Kumaway-kaway na po kayo. Ayan! O, di ba? Napaka-rewarding nung experience na ginajudge ka ng isang legitimate na chef. Tapos, meron siyang good points and criticisms na rin, bad points, good points na sinasabi nun sa dish mo. Ang saya lang, parang na-prove mo lang sa sarili mo na marunong pala ako magluto. Masaya yung feeling dahil masabihan ka ba naman ni chef na yung luto mo masarap. First time kong iluto yun. Tsaka yung fact lang na kaya ko pala magluto. Kasi minsan nakaka-intimidate humawak ng mga kaserola, yung mga sandok. Isipin mo, baka mamaya masunog, baka mamaya pumait yung lasa, baka hindi tama yung timpla. It's just very, very fulfilling and rewarding. Ang saya ng experience. At dahil dyan, maghanda na ang susunod kong makakalaban kasi paghahandaan ko talaga ang next Kusina Battle. Hanggang sa susunod nating laban sa kusina, pati na rin sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David at ito ang Pinas Sarap.